Oras mga kaibigan, hatid sa atin ng Synergia Panabo Brands, alas 9 ng gabi. GMC Café, ikaw ay pakikinggan ating pag-uusapan. Kanya'y susunusunan. GMC Cafe. Katuloy, kadamay, kaibigan. GMC Cafe. GMC Cafe. Diyos lang ang kalatasan. What great profit you gain from God when you are generous. You gave a coin and received a kingdom. You gave a bread from the wheat and received the bread of life. You gave transitory good and received an everlasting one. You will receive it back 100 times more than you offered. Thomas Via Nova. Magandang gabi sa lahat. Good evening to all. Buenas tardes sa todos. Minasan kong bawa. Binabati ko ng magandang gabi ang aking may bahay, Mirasol Burnay, Sibayan, Katso, ang ating buong pamilya. JR Iman, Elijah, at nandito on the house. Nasa bahay po natin ngayon ang ating frontliner na si Angelo Flores. Magandang gabi. Binabati ko rin ang ating Pangulong Rodrigo Rua Duterte ng magandang gabi, sampu ng kanyang kabinete. Diyan din po ang ating mahal na mayor, Mayor Inday Sara Duterte Carpio, sampu ng kanyang masamahan sa council at ng buong frontliner po ng bansang Pilipinas, hindi lang po sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Magandang gabi sa lahat. Mabuhay po kayong lahat na naglilingkod sa bayan. God bless you. Shalom for everyone. The strength of our Lord be with you always. Binabati ko ang ating mga butihing kapitan. Kapitan Remedios de la Luz, Kapitan Eddie Boy Alterado, Kapitan Jimmy Ubial, at Kagawad Nerio Pasay, Kagawad Grace Mapahardo, and Kagawad Bibian Sator. Ganyan din po binabati ko si Arlene Loseño at sa kanyang pamilya, mga Murin family, Sir Ronel Matanod po ng Jazz, at lahat po nakasamahan natin Pastor dyan sa Jazz. Magandang gabi po sa lahat. Sa kabilang ibayan naman po ng ating bansa, overseas po, kay Arman Dumapias ng Rhode Island, Ruth Yoshida Libre o Libre Yoshida ng Japan, Vina Casilo ng Florida, Charlie Ramos ng Dubai, Dante, uy, Desert Storm Hero, okay, from Connecticut, magandang gabi, at kay Susan Obiedo Shinji ng Japan, magandang gabi. Babatiin din natin ang buong persa po ng Cornelio Felomina Katsu Clan. Ito po yung mga chapters: Ireneo chapter, Roman chapter, chapter, Gabino chapter, Pastor chapter. Meron pa tong Severa. Severa chapter. Meron pa rin itong isa. Marami to, 11 kasi ang ano chapters. Bagamat hindi po nanonood yata. So, masasayang din po ang ano. Sa mga Prones family, Kabili family, kay Inday Kabili, magandang gabi sa iyo, Day. Hinampas family, Doidora, Kuray family, Muring family, Ayuban family, Barbarona family, and Kasura family. Napakasaya mga kapatid, ang dami naming nagawa sa araw na to. Binabati ko rin ang buong pwersa po ng The Fraternal Order of Eagle. Mabuhay ang mga kuya, mabuhay. Kay Kuya Luis Sinesa, Kuya Mike Said, Kuya Brex Curias, Kuya Jonathan Sahuna, Kuya Jeric Sukaldito, Kuya Efren Campilan, Kuya Kapitan Jerry Licarte, Kuya Kapitan Earl Kinley, magandang gabi po. At ang buong pwersa po ng ating BED, kasamahan po natin si Lea Canoy, magandang gabi. At ang Villa del Puso Group na pinangunahan po ng ating founder Eddie Boy,
Mandriquez, Alex, Balin, Tina, Daisy, Ayet, and Auntie Tuling, magandang gabi. Of course, always natin pinasasalamatan ang kumupkop sa atin na pastor doon sa Macau. Si Pastor Hill and kanyang may bahay na si Anne and their baby, Hilione. Evidente, magandang gabi. Dumako po tayo sa ating partner sa Radyo Bandera, Ben Bonito. Shalom sa iyo, brother. Shalom. Auntie Perla Mambulaw, magandang gabi. Zaira Abiliana, magandang gabi. Of course, ang batch 87 po ng Davao City High School. Jerry Sanoria, Kapitan Ramon Bargamento, Doming Espina, Bax Bacoro, Aloy and Gigi Elises, Gary Sanoria, Realin Manggubat, Rebelin Tomas, Gladys Marquez, and Joel Garcia sa buong alumni band po ng City High. Kay Dr. Aljan Ipanag, magandang gabi. Of course, mga kaibigan, hindi po ating programa kapag ka wala tayong sponsor. Binubuhay po ang ating programa. Isa po sa nagsusuporta ang, sa ating programa, ang Synergia Panabo City Health Forum with Dr. Atoy. Ito po yung distributor ng Virgin Coconut Oil. Meron po tayong Guayabano Wine. Meron din po tayong Classic Coffee Mix. At meron din po tayong, okay, na nandun yan. At saka apat ito eh. Asa na yung isa? Meron din tayong tinatawag na pure 100% fresh from Kalinan. Ito po yung ano natin. Cacao or tablia. Napakasarap mga kapatid. Napakasarap. Ginagawa ko itong supplement ngayon sa aking champion. Ginagawa ko siyang supplement. Pinapakain ko ng champurado ang aking champion. Always na practice for the good. He is now defending his title for being the regional champion of the Rubik's Cube. Paboritong paborito. Gusto nga, dagdagan pa na isasabi ko isa lang. Kasi mahal yan. Alright. Dumako tayo mga kaibigan. Kung gusto nyo po, kung gusto nyo po mag-avail sa ating coconut virgin oil, Guayabano wine, coffee mix, classic coffee mix, 8-in-1 po yan. I-contact nyo lang po. Ang number 0923-08-623 or look for Joy D. Guzman Romero, the general manager, or visit us in our office at Merinol College, Panabo. Open po tayo 9 a.m. to 4 p.m. Gayon po. At saka, meron din po tayong pure, wild ba tawag dito? Alright, organic pure wild honey. I-contact nyo po si Mirasol. 09-10-48-44-816. Sa messenger po, Mirasol Bordahis Katsot. Contact nyo lang po. At napakasarap po. Papalaman po natin sa tinapay para makumpleto po ang ating araw. Punta tayo, dumako tayo mga kapatid sa ating mga greetings dito. Ayan, natatabunan yung mata ko, hindi ko na makikita. Ayan, okay. Napakaganda po ng background. At saka, namatay yung computer, dapat naka-reverse yan, naka-mirror. Bayaan nyo, tomorrow gagawin natin yan. Ganun po talaga. Kasi yung laptop natin ay hindi pa mapapakinabangan, mahina kasi talaga. So, mag-improvise tayo. Tumawa nga si Angelo kanina pag mag-reverse na sana ako. Mag-mirror na sana. Baliktarin ko na para hindi ganito ang kalabasan. Ay naku. Sabi niya, tawanan mo na lang. Of course, hindi tayo padadaig sa mga ganong sitwasyon. Hindi natin makukontrol eh. Hindi talaga natin makukontrol. Salamat na lang at may anger management. Yan po yung pinag-uusapan natin nung sanglinggo. Anger management po. Napakagandang topic po. Napakadami pong na-bless. Okay mga kaibigan. Meron po. Bread of Life, Pan de Vida. The Bread of Life. In John 3, verse 35, it says, I am the bread of life. He who comes to me will not hunger. And he who believes in me will never thirst. Napakaganda po ng salita ng Diyos. Bagamat hindi pa rin po natin talaga maiwasan na ang mga tao po ay talagang nakahawak po sa kanilang kakayanan. At maganda na rin po yun. Kasi nagsipag ang tao. Nagsisipag talaga ang tao upang mabuhay. At ginagawa ang lahat
Yung mga pamilya, pinapaaral yung anak para magiging teacher, para magiging doctor, para magiging engineer. Gumastos talaga, nag-utang, nag-loan, nabayaran yung loan. Ganun din, na nag-graduation hanggang sa sinamahan mag-apply ng trabaho, kumuha ng mga papeles, sinabayan talaga ng magulang. Para saan? Para makapagtrabaho? Para kung makapagtrabaho, ano? Para makaprovide sa sarili? Para pa makaprovide? Ano pa? Para, ang daming para. For good. Maganda po yun. Yun po ang adhikain natin mga tao dito sa sanlibutan. Na mabuhay po tayo sa mabuting kaparaanan. Mabuhay po tayo hindi sa nanglalamang tayo, kundi nabuhay po tayo ng patas. Ganun po yun. Nagtatrabaho po tayo, gumagawa po tayo. Nagtitinda po tayo. Kami nga nagtitinda. Ang daming produkto namin binibenta para mabuhay tayo. Para huwag tayo. Kaya nga, ito yung mga products natin na binibenta natin. Mabuti na lang po nakakabili tayo ng isang kilong bigas. At sa isang araw, dalawang kilo na uubos, another day na naman po. Yun po ang maganda dun eh. Bagamat, yun po sa lahat ng hirap po natin. Hinahabol natin yung grasya. Hinahabol natin. We are chasing the grace, the blessing. Hinahabol natin yung blessing. Hinahabol natin yung blessing. Well, that's walang masama yun. Walang masama po doon. Napakaganda po nun. Ngunit, may mas maganda pa rin doon. Yes, shout out kay Geraldine Percon. Magandang gabi. Nag-text na ako sa iyo, ha? Basahin mo yun. Okay, so that the favor will come. Although you are favored, pero dapat makuha mo talaga yung favor. I pray and I declare that for you, Geraldine Percon. Yes, shout out dyan kay Joy Oviedo. Balan, aking pinsang, butihing pinsan. Napakabait, napakasipag. Para yatang parang hindi tumatanda, lalong bumabata. Nagsusumba, ang daming seminars na kahit na may pandemic, ang daming sinasalihan. Ganun po ang life, chasing the opportunity. Yan po ang maganda. Pero bibigyan ko kayo ng choice. Alin po ba ang mas maganda? Yung ikaw ay hinahabol mo yung blessings o hinahabol mo yung mga favors and opportunities? Nandiyan ka lang, hindi kanila hahabulin, darating sila sa'yo. Mahirap din naman kasi may sinabi yung iba, mas maganda yun, ikaw daw hinahabol ng, nakakapagod po yun, hinahabol ka. Mas maganda yun, dyan, at God is blessing you. Shout out po sa aking tita, Auntie Tuling Marti, shout out sa'yo dyan, nandito Auntie si Joy. Kaya Ate Cometa de los Reyes, shout out din sa'yo, magandang gabi. Okay. Ito lang, or ito lang, typical na normal ang buhay, may ginagawa ka sa bahay, katulad yung may bahay ko, na garden, kahit na walang bakura, kahit na walang, hindi gaano malaki yung loan, nag-garden, yung tinatawag na improvised garden. Maganda yun, at may dumarating, di ba? Yun ang maganda. So, I am the bread of life, sabi ni Jesus. He who comes to me will not hunger. Hindi magugutom. And he who believes in me will never thirst. Ito ba? Literally? Pero may iba pa talagang ibig sabihin ito, mas malalim pa. Yung mas malalim pa, hindi ko na palaliman pa rin kasi napakalalim na po nun. At ang kailangan po natin, yung basic ngayon, di ba? Yung ang pinag-uusapan namin, isang video, nagugutom, nagkausap mo, kinikwento mo sa kanya yung mga birthday, yung mga may mga litso, may mga fried chicken, macaroni, salad, spaghetti, maraming ganun. Tapos tanghali na, alas 12 na ng tanghali, nasa bahay niyo siya. Tapos bigla na lang siyang kahit na daing, basta meron, kain na tayo, gutom na ako, diba? So mas maganda rin talaga yung wag na pa. Eto na yung basic natin, the practical, yung ngayon na on hand, para bang yung on hand kung ano yung ngayon. Now, do you think God is interested sa ating tiyan, sa ating bulsa? Of course, He is very much interested. When Jesus told His follower that He was the bread of life,
He was giving them a solution. Good evening, Joy. Thanks for watching. Yes. Hindi lang ha. When Jesus was the bread of life, he was giving them a just for their physical hunger, but also for their emotion, mental, and especially their spiritual hunger. Kasi po, di ba sinabi dun sa emotional, maapektuhan ka talaga kapag ka walang bigas sa bahay. Gulong-gulong isipan mo kung saan mo kukunin. Mentally disturbed ka. Wala ka nang mahanap. Sa panahon ngayon, wala kang mahiraman kasi napakalayo nga. Especially sa spiritual hunger. Marami pong gutom ngayon sa salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus, "Bread of life. I am giving you the solution." Ano kaya yun? Ang daming promise that as many as receive Him, to them He gave the power to become children of God. At sinabi pa niya na I have come to give you life and have it more abundantly. Maraming promises mga kapatid. Shout out kay Luz Aladdin. Magandang gabi. Okay. In Matthew 6 verse 34, therefore do not worry about tomorrow. Yes. Huwag mong isipin yung tomorrow. Isipin mo ang ngayon. Isolve mo muna ang problema sa ngayon. Huwag na muna yung bukas kasi ang bukas ay may kasagutan po siya sa kanyang sariling problema. Tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble. Kaya huwag po nating akuin lahat ng problema. Kaya nga sinabi na chill lang. Yes, napakaganda po. Chill lang tayo. May episode nga tayo dito na tawanan mo ang yung problema. Tawanan mo lang kasi wala naman talagang mangyayari kung iisipin mo ang problema. Kailangan kasi niyan solution sa problema. So instead of isipin mo yung problema mo ngayon, lugmok ka kasi ang dami mong problema, isipin mo na lang kung paano tatasin ang problema na yan. Eto na, nag-offer. Sabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. Ang dami po niyang promises. Therefore, about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Ngayon ang isipin mo, kapatid. Ngayon ang isipin mo. We all experience cravings. Things we long to have. Yung bang marami tayong gustong kunin, maraming gusto nating maabot. Marami tayong gustong ma-achieve sa buhay natin. Gusto natin ito, gusto natin yan, gusto ko yun. Ang dami natin gusto. And hindi natin ma-blame yung sarili natin because we are designed na ganyan po tayo. Because God Himself has its dream for us. Meron po siyang gusto para sa atin Yung mga pangarap na yun sa atin para tayo ay mangarap. Many of these cravings are God's given. Binigay ng Panginoon sa atin yan Siya ang nagbigay sa atin upang mangarap. Siya ang nagbigay sa atin yan upang magkaroon ng malaking pag-asa. Siya ang nagbigay sa atin yan upang tayo ay maayos yung ating buhay. Accepting or acceptance is certainly something God wants each of us to experience. Ng Panginoon mga ating isip at sa ating puso ay mapasa atin po. Napaiyak nga ako, sabi ko, Lord, totoo ka. Kasi minsan din ako, umabot din ako sa ganyan Yung mga sumagi sa isip ko na mangyari. Napaka ano po ng Panginoon. Mangyari at mangyayari sa atin. Sabi niya, many of these cravings are God's given. Is certainly something God wants each of us to experience. Tanggapin po natin kung ano yung kakayahan. Tayong magduda. Huwag nating pagdududahan ang kakayanan ng ating Panginoon na magbigay po sa atin ng ganyan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Practically, totoo.
wala kang bigas ngayon. Hindi tayo. Pa naman. Eh, pagpalibas mo lang yan. Kung may bigas pa naman dyan, kain lang. Kahit natuyo yung ulam, okay lang yun. Pero, mas... Pero chicken yung ulam, oh. May kaunting litson. May kaunt... Mas masarap yun, di ba? Pero, practically, nandito tayo ngayon, eh. Maubusan at maubusan talaga tayo. Kahit nag-aano ka pa ka may pera, maubusan at maubusan ka. Halimbawa, naubusan ka talaga ngayon, bukas na lang. Bibili tayo. Parang ganun. So, mga kaibigan, God wants us to experience sa kanyang mga kagustuhan. The need teaching for the Savior. Gusto ng Panginoon na ilagay natin sa ating puso at isipan na secure tayo sa kanya. Lahat po ng provisions ay nasa sa mga pamangangailangan po ay nasa sa kanya. Po sa kanya. He came to earth to demonstrate God's personal care for you. Si Jesus Christ for the personal care. Alam nyo, may mga office, maganda sila dyan kasi personalized sila kung magtrabaho. Ibig sabihin ng personalized aga ka. Trabahong para pasada lang. Hindi, personalized. Hindi nga magpapatay ka, di ba? Personalized. Ikaw lang ang may design na ganyan. Ganun po ang pag-alaga, ang pag-care sa atin ng ating Panginoon. Pasalamatan natin uli mga kaibigan ang ating sponsors. Ang programa na GMC Cafe po ay pinapatakbo o isa sa nagpapatakbo ay ang Synergia Panabo City Health Forum with Doc Atoy. Sila po yung nagsusupply sa atin ng mga supplement upang maging gawa na ngayong medyo mahina ang ano, mahina ang cardio, mahina ang tinatawag na physical pagpapapawis. Meron tayong mga supplement. Synergia Panabo Health Forum with Doc Atoy. Sila po ang supplier ng alam naman natin na maraming mga benefits, health benefits. Ito po yung virgin coconut oil. Ito po isa sa virgin coconut oil. Maari mo, it can be pwedeng ihalo sa pagkain. Pwede mo ring external. Ako, ilalagay sa ulo para sa skin. Pwede pong ganun. Meron din tayong Guyabano wine na may vitamin C, B1, and B2. Every fiber, meron po ito. Meron din po tayong classic coffee mix. 8-in-1. Ang daming sahog. Ang daming may mushroom. Meron tayo ng ginseng pa. Marami siya. At very affordable. So, 0923-08-95623. Contact or look for Joy, Miss Joy De Guzman Romero, the General Manager. Or visit us, our office, sa Marinol College of Panabo. Office time, 9 a.m. to 4 p.m. Contact na, go na. Pasalamatan din natin at bigyan din natin daan itong ating ano, itong paborito ko. Ngayon, itong ginaano namin, pang snacks namin. At nag-store kami sa bahay. Luto, marami. Mula umaga, pag gusto, tanghali, sa gabi. Yung bunso, paboritong-paborito niya kasi sa amoy pa lang, chokong-choko na. Pwede niyo si Joy. Binigay ko number 0923-0895623. Okay. At of course, ang aking paboritong yung pure honey. Organic and pure wild honey. May mga magaganda pong benefits. Meron po tayong 375 ml na 250 pesos at 250 ml na 200 pesos. Mag-message lang po kayo, contact lang po sa 09104844-86 or sa Messenger, Mirasol Bordahe Sibayan Katso. I-type nyo lang yan, makita nyo, Mirasol Bordahe Sibayan Katso. Yan po ang ating, isa sa ating sponsors. Makikan po natin. He came to earth to demonstrate God's personal care for you and me.
Kaya nga ako, wala na kaming ulam. Ano ba tayo nito? O sige, eto muna. Kasi bukas, bukas na lang bibili. Gabi na kasi ngayon. Alam niyo naman din kasi, mahirap din ang ano eh. Pero medyo maluwag-luwag na, hindi na katulad doon. Kailangan mo pa rin ang FM Pass. Okay, in John 6, 1. Sinasabi dito, after this, Jesus went away to other side of Galilee, or Sea of Galilee, and which is the Sea of Tiberias. And the large crowd was following him because they saw the sign he was doing on the sick. Jesus went up on mountain and there he sat. Yung mga tao sumusunod sa kanya kasi nakita nila yung gumaling, pinagaling niya na may sakit. Alam niyo, tayo talaga mga tao kapag makikita natin na opportunity, dito tayo. Yun po ang magandang mentality. Yun po ang maganda, ang nakakaganda sa atin. Kasi tayo mga tao in nature talaga kung saan yung opportunity talagang doon tayo. Well, Jesus Christ offered His love. The Father offered His love through Jesus Christ. Klaro-klaro po yan sa John 3:16. Pa natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Okay, everlasting life. Yun po ang love doon. Saan po ang love doon? Binigay, gave up niya ang kanyang sariling anak. Pinaka-kaiisa niyang anak, mahal na mahal niyang anak. Para lang sa atin. And that is the love. Ngayon, Jesus offered. Sige. Sino yung tatanggap sa kanya? Yan. Tanggapin siya. At siya ay papasok sa puso. Now, kung nasa puso mo na siya, eh, hindi ka na maghahanap sa kanya. Kung saan ang opportunity, hindi mo na hahanapin. Hindi mo na hahabulin yung opportunity. Kasi yung na-opportunity, wala nun eh. Nasa puso mo ang opportunity because God stays in your heart. Christ is inside your heart. Bakit hahabulin? You just ask, Lord, wala ako nito. Kinulang kami nito. Lord, napakasakit ng nararamdaman ko. Nandito ka sa katawan ko. Lord, ikaw ang bahalang sinabi mo sa word, sinabi mo noon that by your stripe I am healed. Salamat Panginoon, nandito ka at ako ay healed na sa pamamagitan ng iyong mga wounds, sa pamamagitan ng iyong dugo. Ganun po kapatid. Huwag nating i-chase, huwag nating habulin yung blessings, huwag nating habulin. Nasa sayo ang blessings, nasa loob mo. Ikaw ang magpapalabas niyan. Karisma. Nasa sayo sa loob mo. Ikaw ang magpapalabas niyan. Meron nga kami yung tinatawag na declaration of faith. Na kami talaga o ako talaga ay nagde-declare good, eto opportunity. Ibibigay ko, pag-uusapan natin yung declaration of faith. Pinaghahandaan ko pa. Maganda yun, kapatid. Maganda yun. Kasi kung ano yung binibigkas natin ay mangyayari sa ating buhay. Nangyari na sa amin yung iba. Hinihintay ko yung iba at excited na ako na mangyayari at mangyayari. At dinideklara kong blessings ng Panginoon sa buhay namin, sa aking pamilya. When we try to live apart from God, eto na nga, kung hahabulin natin yung blessings, hahabulin natin yung opportunity, kung saan bang opportunity, nandun tayo, ayun daw. When we try to live apart from God, kasi kung magpapalayo ka sa, kung, eh, simple lang yan eh, kung hahabulin mo yung blessings, kung hahabulin mo yung opportunity, lalayo ka talaga, kasi hindi mo naman ma-remember na meron pala sa puso mo na source of everything. Our needs can quickly take control of our lives. Ganang mga pangangailangan mo. At mamimihasa yan. At dadami pa yan. Kasi nga, siya yung hinahabol mo. For example,
For example, kapag ka in a relationship, nagkasala yung babae inulit, iulit-ulitin talaga niya kasi pinapatawad. Pero kung i-ultimatum niya na gito, ganun-ganun, hindi, gito, ganyan, matauhan po yan. Katulad dito, our needs can quickly take control of our lives. Kung may needs tayo, yes, may needs tayo, but I have this promise of God. Ikaw na mga pangangailangan ko, you cannot dictate me. Hindi mo akong pwedeng kontrolin kasi I have this promise. Jesus come to give me life and have it more abundantly. Abounding life. Wala akong intention, not never in my wildest dream, na magpapaubaya ako sa iyo kasi ikaw problema ka lang. Mga pangangailangan ka lang. I have the provider inside in my heart. Ganun, kapatid. And become obsession. Mental targets that we cannot release. So kung hindi ka marunong yan, nasanay ka na. Meron nga akong taong tinutulungan na talagang naman, ang solusyon ng ang binibigay mo, problema pa rin. Natawa nga ako, share sa akin ng misis ko. Bakit hindi na lang mag-drive doon? Kasi siya, umaga naman siya mag-drive. Eh yung hapon naman, tapos yung may-ari naman ang nagsabi na magmaneho doon. Baka magalit daw yung nagmamanehong kapatid. Baka magalit daw yung nagmamanehong kapatid. Motor eh. Ang kapatid niyang may-ari noon, so may karapatan siyang magdikta na, o sige, mag-delivery schedule sa pagmamaneho. Umaga ka, gabi siya. O gabi siya, umaga ka. Ganun na yun. Binigyan na nga ng solusyon sa kanyang problema para hindi po siya magutom. Yun, ang problema, may problema pa. Ang solusyon, ginawa pa rin problema. Okay, magbasa tayo kasi malayo na. Shout out kay Imelda Amado. Magandang gabi sa iyo, Mel. Kay Junel Tipaet. Magandang gabi. Shout out sa inyong dalawa. O, tuloy natin. Solusyon na nga sa problema, problema pa rin. May mga ganun tao kasi. Ay, sabi ko sa misis ko, alam mo han kung bakit niya nagawa yon? Bakit gano'n na lang ang pananaw niya sa buhay? Kasi napakababa niya eh. Lugmok na lugmok siya. Kailangan talagang maramdaman niya na he is somebody, that God died for him. Na siya ay nagpakamatay sa kanya ang Panginoong Jesus para hindi siya magiging ganyan. Look, kung ano ka ngayon, hindi ka ganyan. Kung nalulugmok ka, hindi ka ganyan. Nandito ka. God justified you to be His Son through Jesus Christ. Shout out sa aking anak, Novelin, Inchayap. Magandang gabi sa iyo, anak. Alright. So, mababa ang self-esteem. Kaya nga, sabi ko, bakit hindi magtagal sa trabaho? Kasi mababa nga ang self-esteem. Naawa siya sa sarili niya. Na kung nagmamaneho siya, sabi niya, bakit ako nagmamaneho? Parang ganun, napakababa ko naman. College graduate ako, nagda-drive ako. Ang dami nga. Meron nga diyang mga professionals na nagmamaneho kasi malaki din ang kita. Sa utak lang po yan. Remember, Jesus is the bread of life. He is the only one can justify sa iyong kahirapan. Paano po niya i-justify yan? Na hindi ka mahirap. Lord, wala nga akong kinakain, wala na kaming masain. Sabihin mo pa na hindi kami mahirap. Jesus Christ will justify you. Nagpakamatay siya para dyan. Gawin mo lang sa sarili mo, kapatid. Always ko sinasabi yan dito, renew your mind. Turn away from that mental, yung tinatawag na may mga myth, mga nakakabaliw ang pagbabasa ng Biblia. Noon, pag hinawakan mo yung Biblia, sasabihin ng lula mo, no, huwag mong basahin yan kasi nakakabaliw yan. Mga kapatid, ang dami na pong umasenso, ang dami na pong umangat dahil sa salita ng